sabi ng Diyos na kamangmangan, tinatawag silang mangmangi. Ang yung mga matatalinong di Batista dyan, sinabihan sila ng Diyos eh. Magbasa kayo, sinabi ng Diyos mismo eh. Nakasulat talaga sa Biblia yan. Kahit ilang salin pa yan sa Biblia, totoo ang Biblia eh. Banal nga eh. Holy Bible nga eh. Holy Bible nga eh. Kaya matakot na tayo sa Diyos. Kung gawain mo kasamaan, takot na sa Diyos. Korupsyon. Huwag nanakaw. Pakikiapid, pangangalunya, sinungaling. Mamamatay tao, magnanakaw, magdudroga, nagbibinta ng droga. Yan, matakot na tayo sa Diyos. Totoo may impyerno, mga friend. Totoo may impyerno. Doon itatapon eh, ang mga taong ayaw kumilala sa Diyos. Before it's too late, darating ang Diyos, mga friend. Ang sinabi ng ilan ay matagal namang sinabing dumating ang Diyos eh. Hanggang ngayon, hindi pa naman dumating. Hindi pa dumating ang Diyos dahil ayaw ng Diyos na ikaw nga ay mapahamak eh. Binigyan kanya ng pagkakataon na huwag mapahamak ba? Eh, pero ayaw mo pa rin makinig. Kaya yung mga ninuno natin namamatay. Hanggang doon lang namamatay. Kasi sabi ng Diyos, paghahukman niya ang buhi, ang mga patay eh. Huhukuman niya ang mga buhay at mga patay ayon sa mga gawa. Kaya yun ang sabi ng Diyos eh. Kaya ang taong, ang sabi ng Diyos, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sinungaling ang sabi ng Diyos eh. Bakit? Sabi ng Diyos, ang kapatid niya na palagi niyang nakikita ay hindi nga niya maibig-ibig. Gaano pa kaya ang Diyos na amang sa langit na hindi niya nakikita? Sinungaling, mapag-imbabaw. Yun ang sabi ng Diyos eh. Darating ang Diyos. Kaya sinabi ng Diyos na magbalik loob kayo sa Diyos at magsisi. Baka sakaling ang bansang ito'y aking patatawarin at aking pagpapalain. Yun ang sabi ng Diyos eh.
Kaya, ang Diyos pa rin na nakakaalam. Nasa sa inyo na kung ayaw niyong makinig sa salita ng Diyos. Kasi sabi ng Diyos eh, wala ka ng kasalanan. Wala ka ng pananagutan sa iyong kapatid kung ayaw nilang makinig sa iyong patutuo tungkol sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi sinabi mo na eh, ang katotohanan, pero ayaw nila talagang makinig. Kaya wala ka ng pananagutan. Yun ang sabi ng Diyos. Salamat sa Diyos na nakapag-share tayo sa salita ng Diyos na kahit nagluluto ako, oo, kayo na ang, para malaman din talaga ninyo, magbulay-bulay kayo sa salita ng Diyos before kayo magbasa ng salita ng Diyos ay manalangin kayo para patnubayan kayo ng Diyos sa kanyang banal na espiritu at para maintindihan din natin at para maikapit natin sa ating pamuhay, pampamilya, pangkaibigan, pantrabaho at higit sa lahat, pangkalahatan ang salita ng Diyos. Kasi hindi pa nakakaalam ang lahat eh. Kasi kung nakakaalam ng lahat, darating na ang Diyos eh, upang sakluhan ang mga binubusabos. Kaya sabi ng Diyos, ipanalangin ninyong mas mapaaga ang aking pagparian upang sakluluhan ang mga binubusabos hangad nilang tulong ipagkakaloob. Ipagpanalangin ninyong mas mapaaga ang aking pagparian upang wala ng pighati, wala ng kamatayan sapagkat lumilipas na ang dating mga bagay. Ayaw ba natin doon mga friend na wala ng kamatayan, wala ng pighati? Kaya manalangin tayo sa Diyos mga friend ng ganun. Ang sabi ng Diyos, ang pinakahuli-hulihan niyang kaaway na pasusukuin ay ang kamatayan. Pag napasuko na ng Diyos yung kamatayan, wala ng kamatayan mga friend. Kasi yun ang kalaban niya eh, kalaban ng Diyos eh. Pinakahuling pasusukuin niya eh. Kaya ang Diyos pa rin nakakalam ha.